Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon pag-aralan natin yung mga computer hardware na ginagamit para magkaroon ng network. Let's go! And all I feel is blue. Ano-ano nga ba yung mga computer hardware na ginagamit para magkaroon ng network or para makakonect tayo sa internet? Una natin pag-usapan yung modem, sunod yung router, then yung hub tsaka switches. Alamin natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Unahin natin si modem. Ang ibig sabihin ng modem ay modulator, demodulator. Ang function po nila, sabi dito, it brings internet connection to our home or business area. Sa ibang terminology, sabi po dito, it is a hardware component that allows a computer to connect to the internet. So, without the modem, hindi tayo makakakonekta basta-basta sa internet. Okay? Example, ito yung itsura ng modem. We have the internet provider, halimbawa PLDT or Converge. Then we have the computer. Ang nangyayari po kasi, yung internet natin na galing sa PLDT or Converge, yan po ay analog signal. Dadaan yan sa modem, tapos itatranslate niya into digital signal. Ano po ba yung reason bakit kailangan pong i-convert? Ang computer po kasi natin, tulad ng nauna ko pong mga video, ay nakakaintindi lamang po ng 1 and 0. Okay? So, digital signal po yun. Yung nasa taas, yan yung 1. Yung nasa baba, yan yung 0. Yun lang po. Kaya po siya tinawag ng modulator, demodulator. Yung nanggagaling sa provider ng internet, analog, gagawin niyang digital. Ganun din. From our computer, digital to analog, i-convert po niya. Kaya po, ang modulator po ay tinatawag nating translator. Tinatranslate niya yung mga signal dun sa mga part na maiintindihan ng bawat isa. Parang ganito po. Ito yung analog signal. I-convert niya sa digital signal. Ang tawag po natin doon ay demodulation. Okay? Mula sa incoming signal, i-convert niya. From analog signal, i-convert into digital signal. Pag naman po magta-transfer tayo ng data, halimbawa, nagpadala tayo ng email, nagpadala tayo ng message sa messenger, nag-send tayo ng task sa ating Google classwork, nag-save tayo ng data sa Google Drive, from our computer, digital po yun, papunta po sa internet provider, gagawin niyang analog signal po yun. Ang tawag naman natin doon ay modulation. Digital signal, i-convert niya into analog signal. So, ito po yung terminology natin pagdating sa ating computer network. Kung gagamit tayo ng modem, isang computer lang po ang kanyang na siservisan. So, ito yung pagkakadisenyo dati ng ating mga modem. Isa lang yung kaya niyang servisan na computer. Pero alam natin na marami pa pong computer na sa loob ng isang bahay. Halimbawa, sa isang business area, hindi po ba? Kaya, kapag marami na po ang computer na kailangan kumonekta sa internet, kailangan na natin gumamit ng tinatawag nating router. So, dito sa picture, pwede nang magkakaroon ng internet connection yung apat na computer na ito. Ang router po is a computer whose software and hardware are designed to move data between computer network. Routers make sure traffic between computer goes where it needs to go. Ibig sabihin, hindi pwedeng maligaw ang inyong data basta meron kayo o gumagamit kayo ng router. Halimbawa, ako po, PC1, ay nag-check dun sa YouTube channel ko. Si PC2 naman, si Mrs. ko, ay nag-Facebook. Tapos, binuksan ko isang computer, tumingin ako sa LIS, yun. Nagbukas ako ng laptop, ang laptop ko ay kumonekta sa router using a cable at nanonood ako ng NBA. So, hindi po maliligaw, hindi po mag-rumble yung mga data na yan. Halimbawa, itong NBA pupunta dito sa PC1, itong Facebook pupunta sa PC4. Kasi alam po ning router kung sino yung nagre-request ng YouTube o ng NBA at doon niya po dadalhin yung mga data na yun.
siya yung nagta-traffic. Siya yung nagsasabing, oh, dito ka sa yung data niyan kay PC1. Ah, yung data niya kay PC2. Data niyan, PC3. So, yun po yung router. Baka magtanong po tayo, Kuya Louie, wala po akong makitang modem dun sa aking computer. Pero gumagana naman yung internet connection. Ang reason po dyan, yung mga bago po ngayon na PLDT or Converge ay pinagsama na po yung modem tsaka yung router. At ang reason po kung bakit apat na computer lang po yan, kasi dun sa mga typical na router ngayon ay apat lang po yung connection. Katulad po nito, makita nyo po yung Converge ko, wala pong modem kasi pinagsama na po si modem tsaka si router. Now, question, paano sir kung lima o anim o higit pa sa apat yung computer na meron ako? Halimbawa, nasa business area ako eh. Doon napapasok po yung paggamit ng tinatawag na switch. Sabi dito, ang switch is a network or networking hardware that connects devices on a computer network by using packet switches to receive and forward data to the destination device. So, nakikita nyo yung mga maraming mga connection dyan. So, marami rin po yung pwede nating i-connect na computer sa isang network. Ibig sabihin, halimbawa, meron kayong 40 na computer sa isang business area. Pwedeng makakonekta yun sa internet. Pwede sila maka-Facebook, email, YouTube. Dahil meron silang tinatawag na switch. Parang ganito. So, gamit po ang switch, ay makakakonekta na tayo sa internet. Pwede rin pong gumamit na rin ng Wi-Fi. Kasi yung mga router natin ay wireless na rin. Isang magandang example na maintindihan ng mga bata, yung computer shop po ay gumagamit ng switch para kahit marami po yung gumagamit, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po yung computer, lahat sila nakakonekta sa internet. Ang hub po is the most basic network device that connect multiple computers or other network device together. So, iisipin natin na ang hub ay unang version ng switch. Pero, ang mga hub ngayon ay obsolete na. Ibig sabihin, wala nang gumagawa nito. At halos wala na rin gumagamit ng mga hub. Bakit po? Ang reason, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halimbawa, itong PC7 natin. Meron siyang data na gustong ibigay kay PC1. Kapag nakakonekta siya sa hub, pwede naman po yun, may deliver po yung data sa PC1. Yun nga lang po, the rest of the computer na nakakonekta sa hub, matatanggap din nila yung data na yun. So parang nawawala yung security ng pag-travel ng data. Malay mo, mayroong secret message silang pinag-uusapan si PC7 tsaka si PC1. At malalaman ng ibang nakakonekta sa computer. At the same time, magiging traffic kasi dinidistribute na sa lahat yung mga data. So, yun yung problema sa hub. Unlike sa switch, pag gumamit tayo ng switch, matatransfer yung data from PC1 to PC7 nang walang problema at hindi po matatanggap nung iba na nakakonekta sa switch or sa network. Yan ang reason bakit ang ginagamit na po ngayon ay switch instead of hub. Para madali natin maintindihan, yung hub tsaka switch, pareho silang nagka-create ng network. Lima, anim, pito, walo, tagwalo yan, oh, tagwalo sila ng port of na computer, pwedeng mag-connect at makakonekta sila sa internet. Ang problema lamang po, yung mga hub, wala po silang software para mabasa yung MAC address. Ano po ba ang MAC address? Ito yung mga number, unique number na meron ng bawat equipment. Halimbawa, meron kang limang computer. Iba-iba ang MAC address noon. Parang bahayan, iba-iba yung kanilang address. Halimbawa, block 1, block 2, block 3, block 4, block 5, block 6. Parang ganun. Ang switch naman po, meron siyang software na kaya niyang mabasa, ma-identify at maalala kung saan po yung mga data na pupunta ng MAC address. Pupunta ba siya sa PC1? Pupunta ba siya sa PC4? Alam po yun ng switch. Kaya nga po, mababasa nyo sa internet, yung mga hub, hindi po siya intelligent computer hardware. Yung switch ay tinatawag nila intelligent computer hardware. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Question, pwede po ba na isa lang internet provider ko pero marami akong lumawa? First floor po ito, second floor, third floor. Pwede po ba silang kumunik sa internet? Pwede.
yun nga lang, dapat maganda yung internet plan po ninyo. O mataas yung Mbps, nakasubscribe kayo para lahat ng mga ito ay maservisyuhan ng maayos na internet connection. Otherwise, babagal o mabagal yung inyong internet sa ganitong setup. Pero pwede po ito. Isa lang yung router pero tatlong switch. Halimbawa, ito yung first floor, second floor po ito, tsaka third floor po ito. Pwede po yun. Tandaan natin na para makakonekta sa internet, kailangan ng mga router. Summarize natin. Ang modem and router ay mga hardware used to connect in internet. Ang hub and switch po naman ay hardware that create computer network. Ang hub naman po ay no intelligent na computer hardware na pang network kasi wala siyang software para makabasa ng mga MAC address. Hindi niya alam kung kaninong dapat dalhin yung data. So ang gagawin na lang ng hub, iduduplicate niya po yung mga yon at ipapadala sa lahat ng nakakonekta sa kanya. Ang switch naman po, isang intelligent hardware kasi meron siyang software na makakabasa at makakaalala ng mga MAC address sa bawat nodes or ang ibig sabihin nodes, yung mga computer or gadget na nakakonekta sa ating computer network. Okay? So ito yung modem, router, hub, and switch. Ito yung pinaka-basic na mga computer hardware na meron tayo. Salamat po sa panonood at ingat po tayo lagi. Please don't forget to subscribe.